Good day, everyone. Welcome back to our Daily Devo. Today is April 21, 2020. Tayo po ngayon ay nasa day 36 ng ating pong devotion. Samahan po ninyo ako sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi po nito, "Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxieties on Him because He cares for you." So makikita natin dito that God really cares for us. Diba? He really cares for us. Ngayon, ayon po sa verse 6, kanina daw dapat tayo magpasakop. Tignan niyo mabuti yung verse. Under the mighty hand of God. Okay, tanong, bakit natin kailangan magpasakop dito? Bakit kaya? Kasi tignan niyo, because He may exalt you at the proper time. So, paano malalaman ngayon kung ikaw ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Maraming tao isip nila na kapag sila'y nag-pray, kapag sila'y nagsisimba, kapag sila'y gumagawa na mabuti, sila'y nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sa totoo lang, if you want to know, if you are really surrendering, if you are really submitting to God's power, if you stop to worry, malalaman mo na ikaw'y talaga nagpapasakop kapag hindi ka na nag-aalala. Kaya, pakisabi mo nga sa sarili mo, stop worrying. Kaya sabi mo sa sarili mo, stop worrying. No? Because God cares for you. Sabi mo, bloody. Ano mang pangalan mo? God cares for you. Kaya we need to stop worrying. Di ba? The reason why we worry, because there are things in life that we cannot control. Kaya tayo nag-aarala. Like our present situation. Di ba? Kahit nga ang Amerika, hindi mo nila makontrol yung sitwasyon. Maging sila, hirap na hirap po sila. For example, di ba, minsan nag-worry tayo, isip natin, hanggang kailan ba itong lockdown na ito? Kasi po, habang tumatagal po itong quarantine po natin, lalong umahaba ang listahan ng ating utang. I'm sure naiisip nyo yan. I'm sure nag-aalala rin po tayo. Di ba? Di ba, lalong-lalo na, no, kapag naiisip natin si Judith, yung Judith ng car loans, paano na to? Judith ng credit card. At minsan, si Mr. Bill sumasabay. Si Mr. Bill ng kuryente, si Mr. Bill ng tubig. Di ba? At dahil sa lockdown, no, akalain mong itong si Mr. Bill at si Judith ay na-develop sa isa't isa. Kaya, nag-aalala tayo ngayon dahil gusto nila tayong kuning ninong at ninang. No? Nagbibiro lang po ako. Kasi sa totoo lang, we worry a lot, no, because we don't know what is next. Diba? Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari sa mga utang na ito na dapat natin bayaran. At hindi rin natin alam kung sino pa ang sunod na magkakasakit. Hindi natin alam eh. So Peter gives us an advice to remember that God's recognition counts more than human praises. Tandaan niyo po ito. Na sa panahon natin ngayon, mas importante kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos kaysa sinasabi sa atin ng tao. Kaya nga, may lockdown na ganito. God is teaching us to listen to Him. Kasi nung araw, lagi nating ang pinakikinggan natin kung ano yung sasabihin ng tao sa atin. Di ba? Para conscious tayo sa sarili natin rather than kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kalimutan muna natin ngayon yung ating pride. Okay? Kalimutan muna natin ngayon yung ating pinoproject na image that we are strong and that we are rich. Kapatid, hindi lang ikaw ang dumadaan sa problemang ito. Mayaman man o mahirap, lahat po tayo ay dumadaan sa ganito pong pagsubok. But God is able to help us and is willing to bless us according to His timing. Tandaan po natin, ang pagtulong po ng Diyos ay hindi po sa paraan natin, sa paraan po ng Diyos. Kaya kung gusto niyo pong makatawid sa inyong problema, hanapin po natin yung paraan ng Diyos. Okay, hanapin po natin yung layunin po ng Diyos. Huwag po natin manipulahin ang sitwasyon. Meaning, don't compromise your faith. Di ba? Don't compromise your faith. Huwag po tayong kumapit sa patalim. Di ba?
Kaya ang sabi po ni Pablo, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil pagdating ng takdang panahon, ano sabi niya? Dadakilain niya tayo. Tingnan niyo, He may exalt you at the proper time. So, if you do that, your worry will easily eliminate. Yun yung paraan para mawala itong worry natin. Yun yung paraan para makatakas tayo sa pag-aalala sa buhay. Kaya tingnan nyo yung verse 7. Ano sabi sa verse 7? Casting all your anxiety on Him because He cares, kanino? For you. He cares for you. God cares for you. Sabi nga natin, God cares for you. Okay? God cares for me. He cares for us. Kaya, kanina daw dapat natin ipagkatiwala ang ating mga alalahanin. Kanina natin dapat ibigay. Okay? Ano sabi diyan? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Bakit sa Panginoon? Di ba? Because He cares for you. He cares for us. God is concerned, no? Is more concerned about you. Di ba? Ibigay ho natin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi katulad ng tao, sometimes they care, they show care, pero minsan, ginagawa lang nila ngayon dahil gusto nilang makilala sila, gusto nilang sapurihin sila, pero ang Diyos hindi eh. He really cares for us dahil yun yung kanyang character. God is love. Di ba? Kumbaga, totoo yung kanyang ginagawa. Kaya nga, carrying your worries, no, carrying your stresses and daily struggles, no, by yourself, it shows na you are not trusting God fully. Diba? Kapag sinasarili po natin yung ating problema, hindi ka nagtitiwala sa Diyos eh. That's why it takes humility, no, to recognize that God cares, to admit your need, and to let others in God's family help you. Minsan ayaw natin tumanggap ng tulong sa iba. Kapatid, minsan iniikot po ng Diyos yung mundo eh. Para makita natin na hindi lang tayong malakas. Hindi lang tayo ang nagbibigay tulong. Minsan kailangan din natin matutunan na kailangan din natin ang tulong ng Diyos. At kailangan din natin ang tulong ng ating mga kapatid. So when we turn to God in repentance, when you say repentance, tumatalikod na tayo sa kasalanan at tumaharap na tayo kay Christ Jesus. No? So when we turn to God in repentance, He will what? Bear the weight even of those struggles. So please, please, don't submit to circumstances, but to the Lord who controls circumstances. Marami kasing tao kaya nag-worry, mas nagpo-focus sila sa problema, mas nagpo-focus sila sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Well, sabi nga, huwag ka mag-focus dyan. Mag-focus ka sa Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay. Our all-powerful Lord knows His purpose. Even in this pandemic, no? Alam niya, meron siyang dahilan. And we can, so we are called to humble ourselves before Him. Let's trust the Lord. Itong pandemic na ito, hindi ito aksidente. May plano ang Diyos. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kaya when you are overwhelmed with anxieties, di ba, parang punong-puno ka na ng problema, punong-puno ka na ng alalahanin. Ano dapat mong gawin? You can cast, no, all of those unto Him. No? Cast all of your anxiety to God, di ba? And He will be the one to guide you through His perfect ways of timing. Tuturuan tayo ng Diyos. Kaya maging ako, nung unang linggo ng quarantine, naging open po ako sa family ko. No? I tell them the truth. No? I tell them that I don't have a job. I cannot go out and work. We have small savings. But this is not enough. No, kung pag ito'y tumagal pa, no, we will feel the problem. Pero ano ang bagay na tinuro sa akin ng Diyos? Instead of worrying, I lead them to prayer. Diba? I lead my family to prayer. At dahil sa pangyayaring ito, yung prayer life po nila ay nag-level up. Pati yung kanilang Bible reading, pati yung kanilang relationship, yung kanilang attitude, binago po ng Diyos. Dahil na-experience nila yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos po sa amin ngayon.
Kapatid, ilang days na tayo? 37 days na po tayong quarantine. But God is so amazing. You know what? He always provides our needs. The moment na kailangan namin yung pera, God provides it. Di ba? And He even used my family, no, to help our frontliners. Hindi po ako nagmamalaki, I'm just telling you, pinagmamalaki ko po ang Diyos na pwede niya tayong gamitin kahit sa panahon na ito. No, by ginamit niya po kami by sending food sa ating po mga frontliners, by sending face mask, gumagawa po kami mag-asawa. Di ba? So, doon mo makikita na God is so amazing. Kaya patuloy lang tayong manalangin. Because God's promise, no? If you humble yourself under His mighty hands, ano pangako niya? He may exalt you at the proper time. Di ba? Kaya nga, ano nasa puso mo ngayon? Ano ang daladala mo sa iyong dibdib? Ano sabi niya? Casting all your worries on Him. Why? Because He cares for you. Imposibleng hindi ka tulungan ng Diyos kapag lumapit ka sa Kanya. That's why today, we will continue praying. Di ba? Tayo po ay mananalangin because God cares for us. Kaya iniimbitahan ko po kayo na ipikit po natin ang ating mga mata at iyupo po natin ang ating mga ulo at tayo po'y dumulog sa Panginoon. Dear God, thank you so much for your amazing grace. Thank you for all that you had given to me. Thank you for all the blessings that I cannot see. Lord, thank you that you took my sins and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Tunay nga, napakabuti mo, O Diyos. Lord, we lift up to you all our worries, all our concerns, and our burdens, O God. Natatakot po kami, O Diyos, na baka kami po'y mahawa ng sakit na COVID-19, Panginoon. Natatakot din po kami sa mga humahabang listahan, no, ng naapektuhan ng COVID at maging sa aming mga utang, Panginoon. Lord, we pray for guidance na mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming alalahanin, Panginoon. And also, we pray for our nation and the government that the COVID-19 would be used to humble us and to keep us dependent on you. Lord, we pray for wisdom upon our leaders on what to do during the extended enhanced community quarantine. In Jesus' name we pray, amen and amen. So maraming salamat po muli sa inyo. Tunay nga napakabuti ng Diyos na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga kung kayo nag-aalala, just turn your worries into prayer. God will answer your prayer because He cares for you. God bless po. Maraming salamat.